gabi mga kalapatid, no? At gabi natin chinek yung ano, mga kalapasan, no? So, bali, may na-delay na apat, no? Na minikdog. So, medyo may mga edad na kasi itong mga babae, kaya medyo matatagal. Baka bukas yan, may mga itog na yung mga breeder, no? Pero sa ngayon ay bali walo na po yung napa-itog natin. At isa-isa lang po ang naging itog pa nila kasi nga hintayin pa natin yung pangalawa. Sa following day pa natin sila ihintay, no? Para mangitlog ulit, no? Yan po, dito po ay nangitlog na po sila. May mga itlog na po yan, no? At saka yung dito po sa ilalim, no? At may itlog na rin po. Mga isa lang po yung mga itlog nila, no? At hindi pa kompleto, no? Ayun lang, in-update ko lang kayo para malaman nyo na yung mga kalapate ay nangitlog na, no? Ganun. Ito po ay na rin po, no? Kaya si Pipe, no? May itlog na rin po yung kanyang asawa, no? Nangitlog na rin. At ay naglagay tayo ng isang ganito na buhangin para hindi mabasag yung kanilang itlog, no? Kaya ay mapangalagaan po. Kailangan po kasi malimliman nila ng 10 araw yung itlog na hindi nababasag, no? Kasi pag nabasag yan, medyo magkakaroon na ng obstruction dun sa kanilang pag-iitlog sa susunod. Ayun po yan, ha? So, abali ang yung iba ay baka yung apat na hindi nangitlog, baka bukas pa po mangitlog yun. Halilimang araw na po yan, kalimang araw, doon na po sila nangitlog, no? Yun po yun, no? Yan po. Dito po. Yan po hindi nangitlog kasi may edad na rin po kasi yung ating babae dyan, no? Kaya hindi nangitlog kagad. Pero bukas po yan ay i-update ko kayo kung pakikita ko sa inyo kung nangitlog na po. Baka 6 days po siya mangitlog, no? Yung po, ika 6 days, no? Pero itong mga ito ay mga bata pa kaya mabilis mangitlog sila, no? Yun po, meron na po silang isang itlog. Ito wala pala. Dito ayun, po meron. Ay meron na rin pong isang itlog. Yun po, ano? Bali, ito po ay tapos na po yung nangingitlog na, no? Mangingitlog na po yan. Maka mamayang madaling araw po ay meron ng itlog yan. Yun po yan, no? At dito po ay hindi pa, no? Wala pa, hindi pa nagdilimdim. Kaya medyo baka bukas o sa makalawa pang mangitlog yan, no? Yan po, no? So, ito po ay may itlog na, no? Yan, nagdilimlim na po yung babae. At dito po ay meron na rin po itlog, no? Yan po. Sabay-sabay silang nangitlog, no? At saka yung pong meron na dyan? At saka ito pong nanay ni Bonso. Ayun, meron na. Sir. Meron na rin pong isang itlog. Bali, apat pa po yung hindi na nilitlog. Yun po yan. Makikita po natin ay makikinis po yung kanilang itlog, no? Kasi na medyo malalakas talaga sila, no? Yan po ang napapatunay na kung ang kalapati ay malakas, makikinis po ang mga itlog, no? Hindi katulad pang pagmahina po ay hindi maganda ang itlog. Pero kung iisipin natin, sayang po itapon yung itlog. Pero hindi tayo nakakasiguro kung yan ay mga mahihinang similya. Kaya kailangan na para makasiguro tayo ay tanggalin natin ang mga itlog, no? At itatapon natin para makasiguro na susunod na pag-itlog nila ay malalakas ang itlog. Yung po, malalakas po yung magiging anak nila, no? Ganun po yan, no? Paano yan pa, di ba, o first itlog? No? Kailan mo sila itatapon? 10 days pa. Ah, 10 days. So, maghihintay pa tayo ng bali sa susunod na araw para mangitlog sila sa pangalawang itlog, no? Doon po tayo maghihintay ng 10 days, bibilang tayo ng 10 days pagka nakapangitlog na po ng dalawa. Ganun po yan, no?
At paglilimimin natin ng 10 araw. Yun po, yun na. Yun po, mga kalapatid, at sana ay nakita nyo naman na kung gano'ng ka agresibo itong mga kalapating ito. At kaya po sila ng itlog kagad ng ganitong araw, apat na araw, no? Bali, ikalimang araw yun po ang pinaka first egg nila. Yun po yun, no? Ang Junel Caspilan. Nice pairing po, sir. Sir, tanong ko lang po kung pwede po bang i-breed yung ibon ko na Cock 2008. May similia pa po ba kaya? Sana matulungan niyo po akong salamat. Ah, pwedeng-pwede. Walang problema yun, no? Sa katulad nga ni Pepe, 2008 yan. Pero makikita mo, nangingitlog pa, no? At wala namang problema yun. Basta suportahan mo lang ng vitamins, no? Yun po yun, ha? Bigyan mo sila ng vitamins bago mo sila. Saka well prepared yung gagawin, no? I-cleansing mo muna, linisin mo muna mabuti. At yung breeder mo, kung kinakailangan, ay paliparin mo para malakas, no? At hindi kinakailangan yung basta i-breed natin na mahina, no? Basta nag-breed tayo ng gusto lang nating i-breed. Hindi po ganun, no? And may preparation po yan. Cleansing natin, purgahin natin, bigyan na sila natin ng mga antibacteria at bigyan natin sila ng tsaa, no? Tea. Parang masabing cleansing talaga, no? Yung po yun, no? At kinakailangan bago tayo mag-mate sa kanila ay bigyan natin sila ng vitamins, no? Yung bigyan mo sila ng vitamin E, no? Yung lalaki, bigyan mo. Saka yung babae, bigyan mo. Kasi mihina din nila yung kanilang tinatawag na Excel, no? Yung Excel nila medyo mihina, no? Kaya kailangan bigyan natin sila ng protection. Proteksyonan natin yung kanilang mga cells, no? Bigyan natin sila ng vitamin, saka natin sila ikasa. Ganun po yun, no? Hindi basta-basta kasa ng kasa. Lagi tayong bibigyan natin ng magandang preparation ng ating mga breeder para magiging malakas yung kanilang magiging mga supling, no? Yung kanilang mga sisiw, no? Ganun po yun, no? Sir, ay from Mario Resende. Sir Mario, ano pong magandang antibiotics para sa salmonella at coccidiosis? Ang ginagamit ko, kasi medyo may kalayuan lang yung aking binibilan ng sa salmonella sa kanya. Ang ginagamit ko ay yung tinatawag nating Cosimix, no? Cosimix kasi talagang mahusay na gamot to, no? Binibili ko to sa Progressive, no? Doon, basta tanongin mo na lang doon, may mabibili ka ng Cosimix, bibigyan ka noon. Medyo makataasan na lang yung kanilang tinatawag natin antibacterial na, medyo may kataasan na. Dati kasi mura lang bili ko dyan, 60 pesos lang isang ganun, eh. Isang shea na malaki, no? Pero ngayon ay hindi ko na mga 100 plus na ang presyo. Yun po, tumaas na po yung presyo niya. Pero mahusay po siyang pang-coccidiosis sa salmonella. Ilan po, pumunta kayo sa Progressive at makikita nyo. Kung wala namang ganung item, pwede naman kayo magtanong sa Progressive kung ano ang pwede natin i-substitute doon. Eduardo Junior, ayun na lang. Oh. Sir Mario, tanong po, ilang days na po ba ang mga young birds nyo bago nyo po sila ihiwalay sa mga magulang? Salamat po. God bless. Ang mga young birds ko, yung pag hinihiwalay ko ay automatic po ay 20 days lang. 20 days po. Hindi po 22 days. 20 days lang po, no? Pag nagsarado na po yung sa kilikili niya, nagkaroon na po ng balahibo yung kilikili, ay automatic pong nila inaakit ko na sa'yo. Hindi ko na po inihintay yung 22 days. Basta 20 days lang po, no? Kasi para masanay na kagad silang kumilala ng isang pagkain. Ginugutom ko para pag 22 days po ay marunong na silang kumain. Yun po yun. Jelly Cell Day.
January daw nag-condition daw siya. Oh. Eh gusto niya daw mag-breed ng April. Condition pa kaya daw yung ibon o kailangan niya pa i-condition ulit? Pag na, ang gagawin mo diyan, muna siya, hindi ka na mag-cleansing kasi na-cleansing mo na siya, no? Tanggal mo na yung mga bulati niya. Ang bulati naman ay 6 months, no? Bago lumabas yung bulati, no? 6 months siya, no? Lalo na kung malinis yung kanyang kinakaya na yung medyo matagal para mabuhay yung mga bulati sa kanyang katawan. Kaya, wala kang gagawin kundi bigyan lamang ng vitamins. Ay, inumin mo lang siya ng vitamins. Tuloy-tuloy mo lang yung vitamins at tignan mo kung malakas kumain. Pag malakas kumain at nakita mo ang buong-buo na yung kalapate, ay isang mo lang siya ikasa. Bigay lang ng vitamins para pagiging malakas yung mag-breeder mo pag siya ay nangitlog o nangasawa sa kanyang magiging partner. Yun lang po. From Mark Alejo, Sir, anong pangpurga ang gamit mo at paano po magpurga? Newbie po. Tutusin talaga, hindi ako nagpo-promote ng product na kasi unang-una ay pangalan niya. Pero ang ginagamit ko talaga ay Vermex. Yun lang ang gamit ko. Hinahati ko sa tatlo yun. Hindi ko binibigyan ng kalahati. Tatlo. Hinahati ko sa tatlo yung Vermex at binibigyan ko ng isa, no? Pero ngayon, ang meron akong bagong procedure ngayon, kasi kung marami sila, ay kasi dati magastos yung aking pagpurga, no? Isa-isa ko silang binibigyan, eh marami sila, kaya medyo mahal yung aking pagpurga. So, para makatipid ka, eh, bumili ka ng halagang 20 pesos na ampalaya. Gunting-guntingin mo ng maliliit yun, no? Ampalaya. Tapos, dikdikin mo mabuti. No? Dikdikin mo, katasan mo siya ng mabuti. Kunin mo lang yung sabaw, no? Pinakakatas niya. At salain mo ng pinong-pinong screen, no? Saka magdikdik ka ng Vermex na mga... Kung alam ba ako, ang kalapati mo ay 10, magdikdik ka lang ng 2 Vermex. Dikdikin mo lang mabuti yon at ihalo mo dun sa katas ng ampalaya. Tapos saka mo, hayaan mo silang uminom dun. Makikita mo, maglalabasa na yung kanilang mga bulati. And medyo gumagawa tayo ng paraan kasi para makatipid tayo sa mga gamot kasi medyo may kataasan na ang mga gamot ngayon. Kaya ang aking ginagawa ay tinitipid ko, no? Pero mas malakas yung ampalaya, no? Dahon ng ampalaya, ha? Dikdikin mo mabuti yung dahon ng ampalaya at kunin mo lang yung katas, ha? Yun ang gagawin mo at lagyan mo ng 2 pirasong Vermex. At yun ang lagyan mo ng tubig. Kung gano'ng karami yung tubig na gusto mo ilagay, lagyan mo ng tubig. Saka mo ipainom sa kanila, no? Hayaan mo silang uminom. Huwag mo na subusubuan, ha? Hayaan mo silang kusang uminom hanggang sa maubos nila. Iinom naman yan, eh. Ganun lang gawin mo, no?